Ay, magandang gabi po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw na ito. Mga kababayan kong taga lungsod ay nais ko pong ipabatid sa inyo ang isang malungkot na balita sa atin bilang tagalungsod, bilang batang Maynila. Si dating Mayor Alfredo Lim ay sumakabilang buhay na po dala ng pagkakainfeksyon niya sa COVID-19. Ilang araw na po ang nakararaan. Ngunit hindi na rin po kinaya ng kanyang katawan at official po siyang diniklara na sumakabilang buhay kanina pong alas 5 ng hapon. Sa ating mga kasamahan, kami na mga kasamahan ni Mayor Lim na naglilingkod sa bayan at sampu ng aking pamilya ay nakikiramay po sa ating minamahal na dating mayor at sa kanyang mga pamilya. Hindi po namin alam kung anong mga salitang maihahambing bukod sa magaling at matinong pamamalakad ni Mayor Lim nung siya ay bilang alkalde. Para po sa mga kabataan na nanonood ngayon, ay nais kong ipaalala sa inyo na sa loob ng mahabang panahon ng buhay ni Mayor Lim, inalay niya halos lahat ito sa paglilingkod sa bayan. 38 years po siyang naging pulis, naglingkod sa lungsod ng Maynila, simula patrolman hanggang maging chief ng pulis ng lungsod ng Maynila. At pagkatapos noon, siya po ay naitalaga bilang NBI director ng National Bureau of Investigation. At siya rin po ay naging DILG secretary ng ating bansa. At naging senador din po ng 3 taon. At siya po ay 12 taon naglingkod sa ating lungsod. At hindi natin makakalimutan ang paglilingkod niya sa ating lungsod. Sapagkat hanggang sa ngayon ay patuloy na pinakikinabangan ng mga batang Maynila ang mga programa at proyekto ng minamahal nating mayor. Ilan dyan ay patuloy na nakikita ninyo: Santa Ana Hospital, Gat Andres Bonifacio, Sampalo, at iba't iba pang mga ospital na pinagawa sa lungsod. Ang isa sa pinakamalaki na hindi makakalimutan na programa ng ating dating mayor ay ang Universidad de Manila, na ito ay nagbibigay ng libreng tertiary education na hanggang ngayon ay nagagamit ng mga mahihirap nating kababayan na nagnanais na magkamit ng edukasyon. At nakilala rin natin si Mayor Lim sa pagpapatino sa ating syudad upang hindi bahayan ang ating lungsod ng mga kriminal. Siya ay naging epektibong nagpatakbo ng lungsod upang magbigay ng kapanatagan sa ating mga kababayan o sino mang dadako dito sa ating lungsod. Malinis at walang bahid ng korupsyon.
bagay na dapat kayong mga kabataan na nanonood ngayon ay siyang ating tularan na pwede tayong maglingkod sa bayan ng tapat at maayos. Maaring marami tayong mga hindi pagkakasunduan o diskurso, but at the end of the day, ang katapatan sa sinumpaang tungkulin ay mahabang panahon na ipinakita sa atin ni Mayor Ling. 50 years of his 58 years was dedicated to serve the people of Manila. Yan, mga batang Maynila, wag na wag po natin kakalimutan. Kanina po, bilang tanda ng ating pakikiramay sa maliit nating kaparaanan, ay baka po magtanong kayo, pinapatay po natin ang ilaw ng clock tower na sagisag ng pag-asa ng Maynila. Ngunit hindi naman ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Ito ay isa lamang tanda ng ating paggalang sa maliit nating kaparaanan habang kinakarap natin ang pandemyang ito, na ang isang taong naglingkod, mabigyan man lang natin ng konting pagpapahalaga. At marami pa na dapat na ibigay at sabihin kay Mayor Lim. Pero darating ng tamang oras na yon. Sa ngayon, nais lang namin officially paalam sa inyo. Wala na po si Mayor Lim. At kung hindi po kalabisan bilang ganti natin sa kanyang kabutihan at paglilingkod sa bayan dito sa lungsod ng Maynila at sa ating bansa, akin pong hinihikayat kayo na ngayong gabi ay nais kong hingin sa inyo na ipanalangin natin ang kaluluwa ni Mayor Lim. Sama natin siya sa ating dasal. Ako rin po ay maraming karanasan katulad ninyo na kasama si Mayor Lim. Ang katotohanan po niyan, nung ako po'y manalong mayor, siya po ay aking pinuntahan agad para po humingi ng mga payo kung paano susugpuin ang kriminalidad sa ating lipunan at paano patitinuin ang mga bahagi ng gobyerno sa ating pamahalang lungsod. The last time, last birthday ni Mayor Lim, nagkasama-sama po kami. Apat lang, anim lang po kami. We were together, we were talking about things. So lahat tayo may karanasan kay Mayor Lim. Personal at bilang alkalde. Kaya siguro, hindi naman nakalabisan na hinihingi ko sa inyong lahat bilang tanda ng paggalang at pag-alala. At hindi nating lilimutin na mga bagay na ginawang kabutihan ni Mayor Lim para sa atin at para sa ating lungsod, ay hinihikayat ko po kayo na isama niyo po siya sa inyong panalangin ngayong gabi bago kayo matulog. So muli, mga kababayan, taus-puso po kong nakikiramay sa pamilya ni Mayor Lim. At gamitin natin tong tanda na tayo ay talagang kailangan mag-ingat na itong pandemyang ito ay walang sinisinong tao. Siguro hanggang sa dulo, pinaglingkuran tayo ni Mayor Lim para paalalahanan tayo kung gaano kabigat ang sitwasyon na ating kinakaharap, na ito'y makapaminsala sa ating kalusugan. If I may look it that way, I think Mayor Lim did service for us
to remind us to be careful. Pag-ingatin natin ang ating sarili. So muli po, mga kababayan, magandang gabi. At nakikiramay po kami. Maraming salamat po, Mayor Lim, sa paglilingkod niyo sa amin. Hinding-hindi namin kayo lilimutin. Naway tanggapin kayo sa kaharian ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo, mga batang Maynila. Nakita po natin sa farewell video na halos mangiyak-ngiyak na si Mayor Esco Moreno sa farewell attribute niya kay dating Mayor Alfredo Lim. Siyempre, nalulungkot po talaga siya sa malaking kontribusyon ni Mayor Lim sa Manila, sa national events, at also sa karir mismo ni Mayor Isko. Kumbaga, nakuha niya yung training niya bilang mayor sa panahon o sa administrasyon ni Mayor Lim. Pero bilang kaibigan ni Mayor Isko, ang reading ko doon ay kahit papaano na-realize na niya ngayon lang yung pagkadelikado ng sitwasyon sa sarili niya at saka sa pamilya niya. Kung makita po natin at maobserbahan natin, isa si Mayor Isko na sa counting numero lang ng mayor sa buong Pilipinas na pwede natin sabihin active pa rin ngayon. Kasi yung iba, nung nag-COVID lang, biglang nag-missing in action. Si Mayor Isko, kung maalala nyo, gumawa siya ng parang boarding house, sabi niya, yung Manila City Hall, kung saan higit na isang daan araw, nagstay siya doon, siguro doon sa times na yun, sabi niya sa akin, nakauwi lang siya sa bahay mga 22 times. So ganun po siya kadedicated, kumbaga para hands-on ang mabantayan niya yung laban at mga programa sa laban sa COVID. Siguro wala pa ako nakitang mayor na natulog, nag-shower, kumain at nag-stay lang talaga sa City Hall. Kumbaga, willing siya, sumulong siya sa lahat ng panganib para lang tulungan yung mga tao sa Manila. At ngayon lang siguro, lalo na yung sinabi niya na kahit sino pwede maging biktima ng COVID, siguro nakita rin niya yung sitwasyon niya, yung sarili niya sa sitwasyon o sa nangyari kay Mayor Lim. Kaya ipagdasal po natin ang mayor natin, may he be strong at sana hindi po siya madapuan ng COVID para matupad niya yung mga pangarap sa Manila at saka yung makatulong sa atin lahat. So ito po muli si Armand Dinocum, kaibigan ni Mayor Isko Moreno. Please subscribe to the Blackcaster Armand Dinocum YouTube channel para updated po kayo sa exclusive news sa City Hall. At pwede nyo po rin maglagay sa comment section yung mga kahinaing nyo, yung mga suggestion nyo sa pamamalakad ng local government ng Manila at baka mabulong ko kay Mayor sa mga meeting namin. Salamat po at mag-ingat po tayo lahat.